Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. May nagbarang ugat sa puso ng nanay niyo. Medyo malaking halaga ang kanyang kakailangan. Huwag mo na sana makatulong sa gastusin niyo. Sir, niyo? Ano ka ba naman, Olivia? Hindi mo lang naman ako, boss eh. Kaibigan mo rin ako. Mahal na mahal kita, Olivia. Hintayin mo ako. Magpapakasal tayo. Dante. Olivia! Tanggalan mo na yung asawa ko! Sa susunod na makita kita dito, papatayin na kita! Sa buhay mo at sisimula ko sa anak nyo. Ikaw, Olivia La Peña, ay hinahatulan ng hukumang ito habang buhay na pagkakabilanggo sa salang pagpatay sa iyong asawa. Kinalulungkot ko po, Mrs. Wala na po ang nanay at ang anak ninyo. Olivia La Peña. Yes, ma'am? Makakalaya ka na. Hindi ka maniniwala sa tinupad niyang dasal. Will you marry me? May information ko. Nabibintangan mo ba akong gumawa nun? Sana nagpapalit mo nalagyan, di ba? Ako pakialam sa iyo. Ano ba bang binadrama mo dyan? Pinalaya na tayo, baka magbago pa isip nila. Tara na! Nakahanapin natin ang ate mo. Peace be with you. Kamusta na ang anak ko, Mama? Hindi ba't kasalanan sa Diyos na ihiwalay ang anak sa sarili niyang ina? Ganyan din ang ginawa mo sa akin. Pinagsisihan ko na yun, Mama. Ilang taon ako nagbayad sa kulungan. Hindi sapat ang 20 taon. Hindi mo tinapos ang sintensyang pinataw sa'yo. Nandaya ka. Sino sa atin na nandaya, Mama? Hindi ba't pinilit mong palabasin krimen ang lahat samantalang kung tutuusin, pinagtanggol ko lang naman. Nawalan ako ng anak. Kaya sisigurin ko, hindi nagbabalik kailanman ang anak mo sa'yo. Hindi na ako ang dating Olivia na yuyuko sa'yo. Mas malakas na ako. Mas marunong na ako ngayon. Kukunin ko ang anak ko. 20 taon ko yung ipinagdasal. Ready to be engaged? To Mike? Ganito lang ba yun?
lahat, gagawin ang biyanan mo para mapigilan ka, Olivia. Maniwala ka sa akin. Gustahan pa tayo. Alam ko mga karapatan ko bilang ina. Nasa hustong gulang na si Jenny. At hindi niya pwedeng gamitin ang record ko para mahawakan si Jenny. Wala siyang magagawa kung gusto sumama sa akin ang anak ko. Manang naman! Ilang beses kong sinabing huwag niyong basta binibigay-bigay ang address namin dito sa Maynila. Lumuwas ka dito. Iba na lang ilalagay ko dyan. Madam, nag-iintay na po sa inyo ang marketing. Pwede ba huwag niyo akong istorbuhin ngayon? Thank you. Attorney. Ako lang po ang humihingi ng pasensya, madam. Nakulusot po yung parol ni Olivia. Simple lang ang tanong ko sa'yo. Paano ko mapipigilan ang babaeng yan sa paglapit sa apo ko? Gaano ka naman kasiguradong sasama sa'yo ang anak mo? 20 taon, Olivia. 20 taon kang nakakulong. Ni isang beses, hindi ka man lang dinalaw ng anak mong yan. Dahil pinipigilan siya ng mama. Pero ngayon nakalabas na ako, hindi na siya matatakot o mapipigilan ng mama. Siya? Eh ikaw? Sigurado ka bang hindi ka kayang pigilan ng Alicia'ng yan? Pinag-aralan ko to, Christy. Pinaghandaan. Basta sundin ko lang ang kondisyon ng parol ko, wala siyang makikitang butas sa akin. At hindi niya ako maibabalik sa kulungan. Technically, wala na po kayong habon. Dahil nasa tamang edad na si Jen. Sisirahin niya lahat ng plano ko pag nakuha niya si Jen. Tulad ng ginawa niya nun sa anak ko. Nang mamatay si Carlos, napabayaan ko ang negosyo ko. Nang nakakabawi na ako, ginulo naman kami ni na Matilda. At ngayon, nagbabalik si Olivia. Para sirain na naman ang negosyo ko. Hindi po ba si Jen lang ang habol ni Olivia? Ang kasal ni Jen kay Mike ang sasalba sa La Peña Foods. Kapag nalaman ng mga Sarmiento na kriminal ang nanay ni Jen, hindi na matutuloy ang merger ng Sarmiento at ng La Peña Foods. Ganun yun. Dalawang beses sa isang buwan kayo magre-report sa akin, ha? 20% na sweldo nyo sa fines. Walang droga, walang illegal possession of deadly weapon. Basta lahat ng illegal, madam. Iiwasan na namin. Huwag ho kayong mag-alala sa amin. Memoryado na ho namin lahat yan. Susundin ho namin yan hanggang sa kahuli-huli ang tuldok nito. Magpapakabait na ho kami. Bukod nga pala dun sa anak mo, wala ka bang balak hanapin ang ibang kapamilya mo rito? Nandito na rin daw sa Maynila yung kapatid ko kasama yung anak niya. Mabuti ho yun para isasabay ko na ho sa paghahanap ng anak ko. Lola, Lola, about Mike, about the engagement, sigurado po ba kayong this is the right thing? Paano ko kung hindi siya yung tamang person para sa akin? Paano kung... Kailangan mo siya, Jenny. Lalo na ngayon. Galing siya sa maayos na pamilya. Ikagaganda yan ang pangalan mo at ng negosyo natin. Madam, sila po yung recommended ni Colonel. What's this? What's happening? Bakit may mga guards? Is this about the business? Ano na naman ang ginawa niya na Tita Matilda at Ramona? Wala, wala. Nothing. Relax. Ayoko lang nang inaabot ka ng dilim sa labas. At ayoko na may lumalapit sa'yo kung sino-sino. Mahirap na. Lalo't engage ka na. You understand? Tol! Uy! Ay! Brad, dahan-dahan. Baka mapalian yung mga yan. Oh, nice one. Tol! 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 Uy! Bakit kasi mukha mo yung pinasalo mo sa bola? Nakakatawa talaga eh, no? Hindi masakit, di ako nasaktan. Buisit. Ito naman, patingin nga.
ano, napag-isipan mo na ba kung paano ako gagantihan? O sige, tara, kahit sapakan mo, laro tayo. Ba? Kuno, pikun ka mo siya. Ayaw maglaro. Eh, anong gusto mo, ha? Mag-aaral na lang palagi. O sige, pagkatapos ko mag-basketball, mag-aaral tayo sa bahay. Hindi nga, alis ako. Punta ako sa garantor ko, may meeting ako doon. Sa correctional. Lagi naman akong absent. Kaya nga, di ba, ikaw lang may certificate. Kailangan din natin gumawa ng resume para sa pag-a-apply ng trabaho. Tsaka pwede rin natin makita yung anak ko dito. Okay. Boss, isang oras, oh. Ah, sige pa, computer 21 na lang po. Ito. Sheryl, nabayaran naman na ba yung loan? Ma'am, pwede niyo ba akong tulungan na sabihin doon sa admin na huwag muna akong singilin? Kasi nawala yung pera ko eh. Pero nag-apply ho ako ng scholarship, sigurado matatanggap ako doon. Makakabayad na po ako sa kanila. Saan scholarship ka ba nag-a-apply? Sa Alpha Kappa Delta ho. Di ba mapili sila sa mga members nila doon? Sigurado ka bang papasa ka ron? Papatunayan ko sa kanila na karapat-dapat nila akong piliin. Salamat po. Oh, eto na yung resume mo. Certificate on Culinary Arts. Certificate on Hotel and Restaurant Management. Dami. Itutuloy ko rin yan dito sa labas. Makaipon lang ako. Oh, eh ba't di mo pa nilagay dito yung oras mong nilagay mo sa library sa loob? Kababasa ng tungkol sa batas. Malay mo. Pwede ka mag-apply sa Senado. Alam mo, kung hindi ko inaral ito, hindi ko malalaman yung mga karapatan ko. Gaya nito, oh. Teka lang. Alam mo namang hindi ako masyado sa English, eh. Ano namang ibig sabihin niyan? Ito nga yung sinasabi ko sa inyo nakaraan. Nasimula nung nabigyan ako ng parol, eh ibinabalik na rin sa akin yung karapatan ko ng pagiging ina ko kay Jenny. Alam ko na. Naniniwala na ako. Teka lang, muna tayo. Dali lang. Lili, baka may mahanap ako dito tungkol sa anak ko. Di ba nga bala eh, nung panahon natin, di ba, sa edad ni Jenny, eh meron na tayong mga anak. Well, Alicia, iba na ang panahon ngayon. At hindi ko alam kung papayag si Mike na magpakasal sila agad. Aba, ba't naman hindi? Eh, doon din naman papunta yon. At saka, alam mo, talagang si Mike, bilib na bilib ko. Gusto ko siya. Kasi mabait na bata, simpatiko, at galing sa magandang pamilya. Eh, alam ko, maraming babaeng susubok dyan, ha? Mga babaeng ang habol lang ay pera. Ha, eh, paano na lang kung maloko si Mike? O pati yung negosyong pinaghirapan nyo, eh, makuha nila. Mahirap yan. At least, kung sila ni Jen ang magkatuluyan, di ba?
sisiguruhin ng apo ko na hindi maluloko sa Mike at ligtas ang negosyo nyo. Diba? Tara na. Congrats, Jenny. Hi, Jenny. You're my perfect. Pwede ba masyado pa kayong bata to get engaged? No, don't mind them. Oh, kahit naman sa... Kahit sa Twitter, maraming bumabati sa'yo. Yeah, but how do they know? It's all over the social circle. Apparently, excited rin yung lola mo. Kasi naman lahat ata excited sa engagement niyo, no? Well, you know, Jen, I'm not. Alam naman natin babaero siya, no? You know what I'm more excited about? To know what's the story behind those bodyguards. Olivia naman, kanina pa tayo rito eh. Ilang Jenny na pa niya na nakita natin sa buong mundo. Sandali. Christy? Oo. Christy, ito yung anak ko. Ito yung anak ko. Ang ganda-ganda ng anak ko. Ang ganda-ganda ng anak ko, Christy. Olivia, manang-mana sa'yo. Kaya lang, medyo sosyal yun eh. Oh, magpaparamdam ka na ngayon? Teka lang. Sigurado ka dyan, anong sasabihin mo? Launch daw po ang LP Foods na bago, kaya iniisip po namin na i-relaunch yung mga canned products natin. Relaunch? Opo, madam. Bagong packaging, bagong endorser, bagong campaign ads for the whole nine yards. Ah, alam mo, pag nag-tie up tayo sa mga sarmiento, wala na tayong problema. Yung natatalo sa atin sa ating mga canned products, mababawi natin sa kikitain natin sa packaged meat. Pero madam, isang kliyente lang po yun. Malaki-laki po ang babawiin natin dahil ilang taon tayong nalugi sa ibang products natin. Nakakain nito ang ibang kita natin sa best sellers natin. Can you imagine mga product line nila? Hindi ba meron silang Good Morning Tapa, meron silang Paris Express, meron silang Ninitas Tocino. They have about 120 outlets. Makakabawi tayo. Let's go! Iaasa ang sales ng buong kumpanya sa kasal ng apo niya? Paano kung matras yun? What we did the last time was just a physical exam. For the next 2 weeks, mas matindi ang inyong pagdadaanan. We will test your mental capabilities, your ability to respond to certain situations, how you handle your emotions. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, expect the unexpected. Expect the worst. This will be the longest 2 weeks of your lives. Why do you think we should accept you? Because I belong here, just like my sisters. Because... Kasi maganda ako. Dahil hindi ako marunong sumuko. That's it? Masipag rin ho ako. Cum laude standing. Efficient, determined. Masayain rin ho ako. Importante ang positive vibes sa lahat ng work.
HRM student. Ano ang ginagawa ng isang cook sa business sorority na ito? Hindi lang naman ho, pagluluto ang alam namin. We can go to different fields. Pwede kami mag-business. Kaya nga ho may term na management sa HRM. Pinipiloso po mo ba ako? Hindi ho, ma'am. Nag-i-explain lang. Alam mo kung ano gusto ko? Mag-squat ka sa labas. At huwag kang tatayo hanggang di ko sinasabi. Oh, ano nangyari? Tangkap ka? Oh! Sabi ko ni, matatanggap ka eh! Ano ibig sabihin ito? Makakapagpahinga na tayo. Pero kailangan ko pang humanap ng racket. Kano lang bang kikitain ko dito? Paano ko may bibigay yung mga gusto ng anak ko? Aba, Olivia. Diyos ko, kahit maganda ko ba ka sa kakatrabaho, kahit anong gawin mo, hindi mabibigay yung gusto ng anak mo. Nakita mo naman yung picture, di ba? Sosyalin ang anak mo. Hindi ganun ang anak ko, Christy. Grabe ka naman. Kahit anong ibigay mo sa kanya, alam ko, bibigyang halaga niya yun. Tol, si Sheryl, oh. Oo nga, no? Sheryl, ano namang ginawa mo? Bakit? Ang hirap kaya niyan? Ano ba kayo? Bagong style kaya to nung weightlifting, no? Pero, I'm tinawa. Effective to, magkaka-abs kayo dyan. O, sige, kayain niyo ako, ha? 1, 2, 3, 4, 5! O, diba? Kumuhulo talaga dugo mo pagdating sa kanya, no? I don't know. There's just something about her. Ano? Ah, basta. Ayoko sa kanya. Ay, susunod ha! Next time, ha! Iba naman, ha? Tingnan mo, Brad, oh. Ang ganda nung niyo na yun, ha? Yun yun, Brad, eh. Alam ko na. Alam ko na, kasunod nito. Tingnan mo yung gagawin ko. Akin na yan. Tumayo ka na dyan. Tayo! Ako ang master niyo. Inuutos kong tumayo. Mike! She's our Neo. Respect my instructions. Sorry, sorry. At least tumulong ako. Squat. Pwede ka na huminga. Let's be strong. Matatapos din yan. But you know what you should do para mas mapabilis application mo? Ano po? You should stay away from Mike. Selosa si Jen. And when she's jealous, she can be a real monster. Oh, ito ah. Dahil suki ka namin at mabait ka, ihahatid na kita sa bahay mo. Thank you, Niko. Sasabihin na kita sa pag-deliver ko, oh. Sakay na. Kuya, sinong ka-text mo? Girlfriend mo, no? Wala akong girlfriend. Kaibigan lang na di marunong mag-reply. Officer Carrion, si Alicia La Peña ito. Ang biyanan ng pinakawalan niyong kriminal. Mrs. La Peña, ano may paglilingkod ko sa inyo? Magkano ang kailangan niyo? Para ibalik sa kulungan si Olivia. Hindi ko po pwedeng gawin yan. Pero dahil dyan sa ginagawa niyo, pwedeng kayo na humauuna sa kanya sa kulungan. Madam, nahanap po ba talaga ng kriminal na yun si Miss Jen? Hindi. Salamat sa Diyos. Uunahan natin siya. Ma'am? Oh, bakit? Nasaan si Jenny? Ano? Nasaan? Mike, don't tell me na tinatarget mo ang new namin. Ano na namang kalokohan yan? I'm not stupid, Mike. Nakikita ko yung mga tingin mo sa kanya tung nagsesession kami. Kung yan ang gusto mong isipin, din ang isipin mo. If you mess with her, everyone will know. Pero kung di mo talaga mapigilan, sana yung hindi ko na lang malalaman.
Hindi ko naman kailangan maghanap ng iba. Alam mo kung pumapayag ka lang, engage na tayo. Ano ba bang hinihintay natin? Mike, pwede ba? Who is she? Who is she? Who is she? Huh? Who is she? Tol, ano? Okay ka lang ba? Teka, saan ka ba mag-a-apply? Sa sorority o sa Japan? Eh, kasi parang nagpa-practice ka maging sakang eh. Ano? Tungkol pa rin ba to doon sa pambato ko ng bola sa'yo? Oo, tungkol to doon. Kasi yun lang yung issue ko sa buhay. Tol, eh di ba sorry na nga. Ito naman oh. Tol, huwag ka naman ganyan. Baka sana ako pulutin yan. Tol, bukas na yung aptitude test ko. Alam mo, kapag nakapasa ako dito, makapag-night-class na ako. So, kailangan ko ng tutor ko. Alam mo, sa tingin ko, yung tutor mo, nag-resign na yun. Kasi nag-arap na yun ang taong papasweldo sa kanya ng tama. Ah, ganun. Eh, bakit? San ba siya sasaya? Sa sweldo? O yung makasama ko? Hindi kinakaya ng katawan ko yung kapalan ng mukha mo. Diyan ka na. Uy! Tok na ako. Wala man lang bang good luck? Hello, Katay. Nakahanap na ako ng trabaho, anak. Saka may naisip din akong racket. Yung paglulod, uso pala yun ngayon eh. Nakaipon din ako kahit konti. Uy, andito ka na naman. Abay, para kang baliw kung nakausap mong sarili mo ah. Magpahinga ka na nga dahil galing ka na sa trabaho. Hindi lang. Inuubos ko lang itong binayaran ko. Wait, 30 minutes pa ako. Olivia, masyado ka naman kasing sabik eh. Eh, kagamin mo lang sinend yung request mo. Tapos ngayon, agad-agad. Ay, masisisi mo ba ako? Eh, bakit kasi hindi mo pa sabihin sa kanya na hindi talaga siya anak ni Carlos? Para biglain ko siya? Hindi ganun kadali yun, Christy. Nibiro mo buong buhay niya. Ang pinaniwalaan niya, isa siyang lapenya. Mabuti na itong ganito. Basta mag-iipon na lang muna ako. Tapos, dahan-dahan ko munang ipapatanggap yung sarili ko. Tapos, tsaka ko ipapatanggap sa kanya ang katotohanan tungkol sa pagkatao niya. Basta pag napagod ka, umuwi ka na lang, ha? Ano na ako? Jenny, hindi mamalinaw naman ang usapan natin. Bakit pinauna mo ang guards mo, ha? Nakipagkita ko kanino? Uy, alika nga. Sandali, kinakausap pa kita. Binabastos mo ako. Alam mo, habang tumatagal... I hate Mike! Babaera siya, I hate him, and I will not marry him! Jenny...
Isang araw na hindi siya kasama. Hindi ba tong si Niko? Kahit ayaw niya sa akin, importante magbuo tayo nila tatay. Sir, magandang hapon, ho. Nakakuha na kami ng kapalit na cookie. Hindi kami tumatanggap dito ng may record, eh. Pare-pareho kayong lahat, walang pakinabang, eh. Sino sa atin na walang silbi? Inasikaso ko yung anak ko dahil mag-i-exam siya. Hey, ikaw, yung anak mo nasa kolehiyo, papailipin sa iba. Dahil alam niya, wala siyang aasahan sa'yo. Sheryl, akong bahala sa'yo. Hindi ka magsisisi. Ano ba ang tawag?